sikat na brand na noodles na Lucky Me ay ipinagbabawal kamakailan lang sa mga European countries tulad ng France, Ireland at Malta dahil sa pagkakaroon ng pesticide compound na nasabing mga produkto. Kasama sa mga Lucky Me products na naban ay ang mga original hot chili, beef, calamansi at chili mansi flavor ng pansit Canton. Ang mga produkto na nakansel ay naitalang ginawa sa bansang Thailand. Sa isang pahayag na inilathala ng Environmental Health Directorate ng Malta, ang mga produktong ito ay may mataas na antas ng ethylene oxide. Ano ba ang ethylene oxide? Ang chemical na ethylene oxide ay isang flammable gas. Ang chemical na ito ay ginagamit sa production industry upang makagawa ng mga chemical tulad ng antifreeze. Ang antifreeze ay nakakatulong sa pag-preserve ng mga pagkain. Ginagamitan din ng ethylene oxide bilang isang sterilizing agent at pesticide. Kilala ang ethylene oxide sa matamis nitong amoy, ngunit kahit na masarap ito sa ilong, ang pangmatagalang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng mga sakit. Ilan sa mga sakit na maaaring maging epekto ng pagkonsumo nito ay ang pananakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pag-aantok, panghihina at pagkasunog sa mata at balat. Ayon naman sa Food Safety Authority ng Ireland, ay ang pagsumo ng kontaminadong produkto ay hindi agad nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan, pero maaaring maging sanhi ito ng malubhang mga sakit kapag patuloy itong kinain sa loob ng mahabang panahon. Ang pangmatagalang pagkakalantad sa kemikal ay maaari ding maging sanhi ng kahirapan sa paghinga. Maaari din itong makaapekto sa productive system at maging sanhi ng mga cancerous cells sa katawan. Ang mga kanser na maaaring makuha sa matagal na exposure sa kemikal ay leukemia, kanser sa tiyan at breast cancer. Dahil sa isyung ito, mabilis namang sumagot si Lucky Me. Sa hinaing ng mga fans ng Pansit Canton, sinabi ng Lucky Me sa isang pahayag na walang dapat ikabahala ang mga Pansit Canton warrior sa Pilipinas dahil ang kemikal na ito ay hindi nakahalo sa produkto. Sa halip, ay ginagamit lamang ito sa pag-cure sa mga seeds at spices na ginagamit sa mga sangkap at di maiiwasang may natitira mga residue ng pesticide kapag nahahalo sa sauce at seasonings. Dagdag pa nila na ang kanilang produkto ay nakarehistro sa ilalim ng Food and Drug Administration Philippines o FDA at pasado ito sa pamantayan ng gobyerno ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkawindang ng mga tao sa ngayon ay hindi naman ito ang first time na ipinagbawal ang Lucky Me dahil sa pagkakaroon ng mga panganib na kemikal sa kanilang mga produkto. Kamakailan ay naban din ang mga produkto ng Lucky Me Curly Spaghetti sa Taiwan dahil din sa mga nakitang pesticide residue nito. Maliban sa Lucky Me ay may iba pang mga instant noodles na naban sa iba't ibang bansa. Noong nakarang taon, ang Nong Shim Seafood Ramyun Instant Noodles sa Germany, Samyang Hot Chicken Flavor Ramen at Misedap Cup Noodles ng Indonesia ay natagpo ang mayroon ding ethylene oxide sa mga pakete ng seasonings nito. Ang kalusugan ang tanging yaman na hindi mananakaw sa atin ng kahit sinuman. Ito din ang yaman na makakapagpahaba ng ating buhay. Ang pagluto at pagkain ng instant noodles palagi ay hindi naman talaga healthy kahit wala pa itong halong kemikal. Kailangan ng katawan natin ang mga bitamina na galing sa sariwang pagkain. Pero hindi din naman kasi maiiwasan ang pagkain ng mga produktong kagaya nito, lalo na kapag estudyante ka at malayo sa mga magulang. Maging maingat na lamang sa mga pagkain na ating iniintik sa ating katawan upang maiwasan ang hindi magandang pangyayari. Ang layunin ng videong ito ay paalalahanan lamang ang ating mga kababayan at magbigay ng kaalaman, pero hindi ang pakialaman ang mga pansariling desisyon.